timer release switch sa auto start ng Honda Beat. Ito yung VCC o yung positive ng ating accessories, ito yung negative. So kabit natin yung negative sa chassis. Tapos yung positive ng accessories natin sa switch timer delay, lagay natin sa accessories ng ating motor. Ito, pag Honda Beat, kulay itim. Tapos yung BCC at saka yung common, pagdugtungin nyo lang o iisa nyo kabit sa accessory sa Honda Beat. Tapos yung CB o kaya in or normally open, ito kabit nyo to sa starter ng Honda Beat. Yung dilaw na may stripe green. Tapos yun na, start natin kung magkana pa. Pero bakit ni madungog na ni Gawro? So na yan ito, may start ba? Start natin. On. Yun, mag-start. Yun guys, mag-start na siya guys. Oh. Okay, patayin natin muna. Double check natin. Yun, patay na. Okay. So, auto-start natin kung gumana ba. Ulit. Yun. Perfect siya. 2 to 3 seconds lang guys, mag-start yung motor nyo. Gamit yung timer delay. Tapos pag hindi, pag naka-side stand siya, patayin natin makita. Pag naka-side stand siya, tingnan natin guys. Side stand. Saan may yung side stand ito? Ay, switch on natin. Kung mag-function ba yung ating auto start. Ati guys. Yun. Wala guys, wala. Tingnan nyo yung dashboard. Ilaw lang yung dashboard ng 2 to 3 seconds. Tapos pag binalik natin yung side stand sa kanyang lagayan, pag-start siya. Yun guys. Eh, ang ganda guys ha. Kung trip nyo na hindi mag-auto start, ilagyan nyo lang ng switch dito sa ano, dito sa common at saka yung BCC ng ating timer delay. Yun lang kasimple guys. So mag comment na kayo kung saan yung hindi nyo naintindihan sa akin. So sana mapagbigay konting kalaman naman tayo sa ating mga kaibigan na mekaniko o kang mga publiko. So hanggang dito lang guys, hanggang sa susunod.